Hello everyone, welcome back to my channel. So kung bago ka sa video ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at click the notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang mga videos. So, ano ba ang ating topic for today? Ano ba ang ating gagawin ngayong araw? Nakita nyo naman na nakapostura ako ngayong araw. So, guys, since na extend po ang aming quarantine dito sa Kuwait, so nakasabay na rin po niya ng aming Ramadan. So guys, konting tips lang sa akin channel. So para to sa mga mom na nagtitipid at para dun sa mga OFW ko na hindi naman kailangan ng bonggahang makeup, talaga ng mamahaling makeup para maging posturang maganda, 'di ba? Syempre, meron ka unang-una kailangan dadala ng makeup o sa paggamit ng makeup, kailangan maging ano tayo, dapat maging safe lang tayo. Huwag na lang tayong gumamit ng mga brand na hindi siya hypoallergenic para hindi ma-irritate yung skin natin. So guys, unang-una ha, kailangan gumamit tayo ng moisturizer para sa mukha natin bago tayo mag-apply ng kahit anumang makeup na ilalagay natin sa mukha natin. So guys, so sa video na to, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung naginamit ko dito sa mukha ko. So guys, dun sa ano ko, yung ginamit ko is powder and liquid foundation. So kailangan po kumuha kayo ng bibili kayo ng powder na kahit hindi na siya lagyan ng powder or powder na pwede na siyang liquid foundation na kahit hindi na kayo mag liquid foundation. So gagamit kayo ng ganyan, huwag kayong gagamit ng masyadong makapal na magli-liquid pa kayo tapos magpa-powder pa kayo, so masyado na siyang makapal. So guys, especially sa mga ka-OFW ko dito sa Kuwait, so bili kayo ng 2-in-1 na powder, yeah, para sa base nyo. And then guys, kung gusto nyo mag-liquid kayo, liquid eyeliner, so advice ko naman sa inyo, pwede rin kayong gumamit ng pencil ng kung marunong kayong magsulat, kung marunong kayong mag-check eye na using ba eyeliner, pwede nyo yan gawin at itutuloy nyo yan dito. At ang liquid eyeliner naman, kasi yung iba kasi hindi marunong silang magpantay o mag-check eye. So, hindi naman kailangan naka-check eye lagi, di ba? Depende naman yon kung anong team ng makeup mo. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko lang siya sa ilalim ko para mabuhay yung mata ko. So, guys, advice ko yun na instead na liquid eyeliner, pwede kayo eyeliner pencil na lang kayo para hindi kayo mahihirapan mag-smudge, diba? Done. Okay, so doon, after no, yung mascara, so kailangan bibili kayo ng mascara. Alam nyo ba ang mascara ko, hindi mamahalin. Kung mga dito sa Kuwait, 1 dinar lang to. Wala pang 1 dinar. So, waterproof na siya. So, it means, pagkatapos ko siyang gamitin, tsaka hindi siya masyadong loud. Pagkatapos ko siyang gamitin, after ng work ko, pag hinilimusan ko na siya, natatanggal na siya, namumuumuo siya, hindi siya yung parang nag-aibag. Kaya, hindi to sponsor ha, binigyan ko lang kayo ng advice yung mga ginagamit ko para maging wise tayo. Siyempre, nandito tayo mga OFW, kailangan tayo mag-prepare, diba? So, ano ba ginamit ko sa ano ko? Sa aking blush on, hindi yan blush on, gumamit lang po ako ng lipstick. So alam naman natin lahat na pag lipstick is pwede na rin siyang blush on. So guys, alam niyo yan, pwede, kung meron kayong lipstick na red, pwede siya sa blush on, pwede siya dito, at pwede siya sa may mata din. Depende kung ano yun, baka naman pare-parehas naman, wag naman po ganoon. Siyempre, so ginagamit ko sa lips ko yung pencil pen. So, dito yun siya ginagawa. Actually, dapat pang lining lang siya. Pero ginagawa ko, para, ang ganda kasi niya, nagmamat na siya. So, MAC yung ginagamit ko. MAC to, na ginagawa ko siya, pinufull ko na rin siya talaga. So, pwede nyo siyang i-full na lipstick na rin siya. So, mas maganda rin siya MAC. So, guys, hindi nyo masasabi yung sa aking kilay. Hindi naman kasi ano yung kilay ko, kalbo. So, ang ginagawa ko, sinusundan ko lang siya. Ang ginagamit ko sa kanya, guys, yung eyeliner. So, kasi since black yung hair ko, ang ginagalo ko, ng mga pinag-aralan ko pa noon pa, according to my experience na naglalabaho pa ako sa cosmetics,
kung ano yung kulay ng buhok mo, yun ang kulay ng iyong eyebrow. So guys, kasi ito talaga yung pinag-focusan ko dati. So hindi ko siya masyadong kinakalbo yung eyebrow ko. Unti-unti ko lang yun siya. Sineshape ko lang yung pinakagilid niya, guys. So, para mabuhayan yung mga mata nyo. So, importante yung, especially yung mga walang eyebrow. So, mag-eyebrow kayo. Pero wag naman masyado na parang, haler, kailangan patutunan natin kung ano yung dapat na i-focus lang natin. Okay, guys? Kung gusto mo mag-focus ka sa kilay, mag-focus ka sa mata, hindi ka marunong mag-kilay, mag-focus ka sa mata. Ganun, guys. Tapos, lipstick, blush on ng konti. Ganun, guys. Huwag naman kayo masyado mag-makeup na makapal, di ba? Hindi siya advisable. So, ang ginamit ko sa aking kilay is eyeliner lang. Eyeliner pen. Pencil. So, ginagamit ko siya dito. Ginagamit ko siya sa mata. Pan-check eye. So, yan. 2-in-1 na rin siya, guys. So, di ba? Ang ginamit ko lang, powder. May dual purpose na siya. Yung lipstick, dual purpose na rin. Tapos, yung eyeshadow po. Yung eyeshadow na ginamit ko is 3. 3 colors lang siya. May white, may bronze, at saka may gold. So, yan. Yung gold po is pwede na siyang pang, yung white po pwede na siyang pang highlight dito lang siya. And then yung brown, parang bronze, pwede nyo na siyang pang contour. So, guys, huwag nyo kakalimutan. Maging wise tayo sa mga panahon na ito. Kaya, dapat marunong kayong gawa ng paraan yung mga bagay-bagay na pwede naman nating i-2-in-1, di ba? So, sa mga gano'n, hindi lang naman kasi kape ang 2-in-1, di ba? Wag lang sa pag-ibig kasi kailangan mag-isa lang talaga. Char! So guys, yun ang advice ko sa inyo, ha? So, thank you dun sa mga sa nag-ano sa akin, nag-message sa akin na magbigay ng tips. Sige, mag-message lang kayo na mag-message. Sabihin nyo lang sa akin kung ano yung mga, comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang gawin sa akin. At habang naka-quarantine tayo, so guys, please support my channel, okay? So, sa mga kapwa ka OFW, ito isang advice lamang. Sana hindi nyo po ito masamain, okay? Tsaka doon sa mga, syempre, sa mga bihasa na sa makeup, sila talaga, talagang kompleto talaga yung makeup nila. Pero kasi sa akin, as a experience ko, since hindi naman ako ganun ka-expert sa makeup, di ba guys? Hindi naman tayo lahat expert sa makeup. Yung iba nga dyan, gusto lang matuto ng basic makeup lang. So, ito lang yung tamang-tamang ano sa inyo, advice sa inyo, guys. Nagbili ka ng lipstick, powder, dual purpose siya. Siyempre, mga dual purpose na pwede nyo gamitin araw-araw. Dati nag-lip tint lang ako. Pwede nyo lip tint, pwede nyo lang sa cheek nyo, cheek tint, diba? Ganun na siya ngayon. So, guys, dual purpose is very useful. So, advice ko sa inyo yan, gamit kayo ng dual purpose, okay? Para dun sa mga simple lang yung mga simpleng lakad, tapos, or kaya wedding, tapos, plancha-plancha lang ng konti ng buhok, diba? Siyempre, gagawa nyo ng konting twist yung ano nyo, yung inyong face para magbago siya. So, guys, thank you so much for the support, at sana, see you again sa aking susunod na channel. Sana nakatulong ito sa inyo, guys. Thank you so much. Bye!